We are probably the youngest workforce in Asia now, ang Pilipinas. Dahil ang average age ng ating mga manggagawa ay napakabang, mga 25, 26. Yung iba, matatanda na. Kaya napakahalaga na yung mga kabataan ay maisama natin. I have been in the youth movement for most of my political life, and even before my political life. And it is very clear that government, for example, needs to be revitalized, needs to have new blood, needs to have new ideas, needs to have that determination and that energy that maybe the very high ups have lose sight of. Napakaganda makita na mga kabataan talagang hindi nila tinitigilan ang kanilang paniniwala na ipinaglalaban. I remember nandito ni mga ibang KB. Ang KB dati yung kabataan barangay. Simple lang yung slogan ng kabataan barangay. Makialam. Tama yun. Dapat ganun pa rin ang gagawin ng kabataan. Kung meron kayong nakikitang mas magandang pamamaraan, sabihin ninyo, isigaw ninyo. Wala, yung mga matatanda hindi makikinig sa inyo, pero pilitin ninyo. Hindi naman, lahat naman, pagka may pangyayari na ganyan, sasabihin, kung maganda ang naging resulta, anong masama doon? Kung hindi matagumpay, hindi magandang lumabas, hindi bale. Hindi, sige, next. Subukan natin ibang bagay. Subukan natin ibang sistema. But you have to be there. We need your energy. We need your new blood. Tignan mo na lang natin. For example, sa pamumuhay natin ngayon, naging napakahalaga ang teknolohiya. Ngayon, sasabihin natin, syempre tayo, pinag-aaralan namin yan. In my generation, we study. But in my generation, hindi importante ang teknolohiya. Nagugulat kami, makita, yung 6 years old, humawak ng kahit na ano, Game Boy o computer. Wala, parang walang baliwala. Tayo pinag-aaral, inisip, ito ba yung pipinutin ko ito? And that is, but that kind of intuitive and instinctive knowledge from the youth is what we need. And we are the future is going to be technologically driven. And that is why the natural instinct of our younger people when it comes to technology is important. It has to be part of all our thinking. It has to be part of all our planning. So, kaya nabanggit ko lahat yan ay dahil nais ko lang naman talagang ipaalam sa inyo na dahil nga sa aking karanasan bilang local government official, ay asahan po ninyo na lahat ng inyong mga iniisip, lahat ng inyong mga suggestion, lahat ng inyong sinasabi sa amin ay pinapakinggan namin yan. Ngayon, hindi sasabihin na basta sinabi niyo gagawin namin. Pero siyempre, it will be part, the input that you give us will be part of our planning, will be part of how we move forward. Because dito sa area na ito, maraming lumapit sa akin na ganito, so alam ko na. Dito sa area naman ito, naiba. Alam ko na. So, paano natin paplanuhin na mabuti yan? And so, I just want to remind you of the extremely important place that the local governments at the barangay level play in this government's decision-making, in this government's planning, in this government's hope for the future of our country. Because, and then let's turn back to the SK. We're not, what we are doing here, itong mga nakikita ninyo na leaders sa national, hindi na namin ginagawa para sa amin ito, para na sa mga kabataan yan. So,
we have to hear from the young people. We have to hear from the ordinary citizens. What is the future that you want? What is the future that you feel you can achieve, we can achieve? And how do you suggest that we do it? These questions are very, very important. And these are questions that we ask of the local government. And I promise you, we will listen to those answers. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.